video ka ng video eh. Mamaya nga na kasi mag-video. So, galit ka pa. Baka video call ko kasi. Try mong huwag gumamit ng cellphone. O, tignan mo, gamit ka kasi ng gamit ng cellphone eh. Try mong huwag gumamit ng cellphone. Hindi ka bubusinahan. Yan, Soka Network, no? Nakita nyo naman yung video na yun. Ang topic natin ngayon ay Anti-Distracted Driving Act. So, bawal talaga yun, Soka Network. Yung ginawa niya, yung nagsiselfon siya, nagbi-video call siya. Pero bago tayo magsimula, intro! Bossing, magtatanong lang po sana ako. Chief! 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 Magtatanong lang sana ako. Alam eh. Sige po. Traffic Enforcement 3. Traffic Enforcement 3. Kuya Bobby! Yan, so syempre, sabay-sabay natin pag-aaralan muli ang Anti-Distracted Driving Act. Kung ano yung bawal doon, kung ano ang pwede, at kung magkano ang multa. So mga ka-network, kung gusto nyo tapusin itong video na to, maraming salamat no ka-network. At please pakishare na din para mas maraming maging aware na bawal pala yun. So simulan na natin, ang topic natin ay Anti-Driving Distracted Act. So sa mga motor lang ang itatakal natin. Sa mga four wheels, sa mga kotse, so kung ano man, pasensya na muna kayo, pang motor lang muna to. So una, pupunta tayo sa mmda.gov.ph, no, ka-network. So syempre, hindi tayo hula-hula dito, sabay-sabay natin pag-aaralan. So nakalagay dito, Republic Act 10913 or Anti-Distracted Driving Act. So ano-ano yung bawal at pwede. So una, para sa mabilis ang konteksto, papaliwanag ko lang sa inyo, bawal talaga mag-cellphone habang nagdadrive. Pero pwede kapag naka-handsfree ka. So, pwede kapag naka-intercom tayo, o kaya yung cellphone natin nandito sa may cellphone holder, tapos titignan lang natin yung mapa. O nagsasounds naman tayo, basta naka-intercom. Pwede yun, ha? So, bawal kapag hinahawakan, nagtitext, nanonood, or kung ano man. So, tara, punta na tayo sa article. So, una, sinabi dito, what is RA 10913 or Anti-Distracted Driving Act? So, ang Anti-Distracted Driving Act ay law na pinoprohibit ang person na nagdrive ng motor na gumamit ng kahit anong communication device or electronic entertainment gadgets, no? So bawal 'yon kahit ano. So technically, cellphone, para mas mabilis na paliwanag, bawal mag-cellphone. So sunod, ano-ano yung mga covered ng article na 'yon? Ano-ano sasakyan? So syempre kasama na doon yung motor. So nagtatanong kayo, so Sid, kasama ba doon yung bike? Yes, kasama din po ang bike. So tatakal natin yung bandang dulo, no, ka-network, no. So pangalawa, ito na yung magandang topic dito. What does the law prohibit? So una, sabi dito, bawal daw mag-receive ng call or bawal ding tumawag. So mamaya babalikan natin yan na tungkol sa intercom. So sa ngayon, ayun muna, ha. So pangalawa, bawal mag-text, bawal mag-chat, kahit ano yan, bawal yan. Bawal maglaro, bawal manood ng sa cellphone, o bawal mag-YouTube. Ang dami ko nakikita nag-YouTube kasi, no? So yun, bawal yun, ha? Bawal manood. So pangalawa, bawal mag-calculator. Hindi ko alam kung ba't sinama dito yung calculator, no? So kasama na din. Bawal magbasa ng e-books. Bawal mag-compose ng message. So meron na sa taas, bawal mag-send ng, magbasa ng message. Meron pa rin bawal mag-send. Bawal mag-compose, no? So no, bawal mag-surf sa internet. So marami ako nakikita dyan, mga ka-network, no? So nag-Facebook. So, wag po, iwasan po natin 'yan. So, makakadisgrasya kasi tayo. Sa sunod, nakalagay dito, ito maganda sa number 4. Can a driver use his cellphone when he is stuck in traffic? So, nakalagay doon no. So, no talaga. So, meron tayong mga nakikita sa stoplight mga nagse-cellphone. So, ganito 'yon ka-network, may multa diyan. So, medyo masakit-sakit yung multa na 'yon. Mamaya itatakal natin kung magkano yung multa. Sunod, ano daw ang exemption dito? So, ang exemption ay kapag meron daw emergency accident, bump, terrorist threat, fire, explosion, instance needed immediately attention, no? So, mga network, so, pag ganun, pwede na tayo mag-cellphone, hindi tayo huli yan. So, sunod, ito na yung pang number 6, no? Can we use the hands-free function of our mobile communication device to make call or receive calls? Nakalagay doon ni yes. So yes, so pwede yun. Pag naka-intercom tayo, pwede. So yung mga nasa taas na binanggit ko kanina,
madideflate yun o mawawalang visa pag naka-intercom tayo. Kapag pwede tayong sumagot na ng tawag, pwede na rin tayong tumawag basta naka-intercom tayo, no, ka-network. Sunod, where can we mount our cellphone? So sa atin, di ba, sa ano? Sa cellphone mount. So doon na lang, huwag na natin hawakan. So si kuya, yung napanood nyo kanina, nandun naman. Kaso inahawakan niya, pumipindot siya eh. Tapos nabubusinaan na siya. So delikado yun, ma-network, no? So sunod, dashcam, huwag na yan, huwag na natin topic yan. Motor naman tayo. Sunod, are we allowed to mount our cellphones in our motorcycle? Nakalagay doon, yes. So yun na, mga network, sagot na, pwede. Pwede mag-mount sa cellphone, sa cellphone, ng cellphone sa ating mga motor. Pwede. Bumili tayo ng cellphone mount, no? Sunod, who are the authorized to apprehend? Yan, sino daw yung mga authorized? Nakalagay dito, DOTR, LTO, HPG, PNP, MMDA, and LGUs. So technically lahat. Hinimay-himay pa. Yun, no? So nakalagay dito, next, how will we know if the driver of private vehicles with heavily tinted, oh, so labas na yun, hindi na natin yung topic. Ito na, number 13, what are the penalties, no? So meron din ako sa inyo i-share pagtapos nito. Ano daw ang penalties? So una, 5,000 pesos sa first offense. Sunod, 10,000 pesos sa second offense. Sunod, 15,000 pesos sa third offense. And next, sunod ay, wala na, third lang. Ah, hindi, meron pa. So fourth, 20,000 pesos. Sunod, marirevoke na yung license natin. So ayun yung panghuling-huli, revoke ng license, no? Tapos next, where to settle my violation? Usually, sa pag-MMDA, Gcash na lang, no? So, where to settle the violation? Violators who were apprehended by LTO, HPG, PNP, enforcers may settle their violations to the nearest LTO office. You know, so, sa MMDA naman, either settle their violations through Bayad Center, violators also pay the MMDA main office Guadalupe. So ito na yung isa pa, no? Isa pang sinabi ko sa inyo, yung sa nagbabike. How about cyclists or those driving vehicles machine that do not require license? So nakalagay dito, papaliwanag ko na lang, no? Ang gagawin ng makakahuli sa kanya, titikitan na siya on the spot at magbabayad na siya. Pag wala siyang pambayad, kukunin lang nung nakahuli sa kanya yung gamit niya, kunyari bike. Kukunin lang. So nakalagay dito, the motorist who were caught violating the ADA while riding bicycle. Hindi ko na babasahin yung iba, ha. Escorted to the nearest authorized payment center. However, if the driver does not have cash to pay for the fine, enforcers will have the authority to take the motorist vehicle for safekeeping within 6 months until violator finally present receipt as proof of payment. Should violator fail to settle the violation in 6 months, the LTO shall have the authority to sell and impound the vehicle. So meron din pala ako i-share sa inyo, no, ka-network. So isa kasing ganito mangyayari. Kunyari, merong no contact apprehension, tapos nahuli ka ng ADA, hindi mo alam, di ba? Tapos magre-renew ka na ngayon ng license mo. So dapat 5,000 lang, kasi nasa isip mo, isang beses ka lang nahuli. Paano kung 4 beses ka agad nahuli sa loob ng isang taon? Eh di, ang bigat nun pag nagre-renew ka. Kaya payo ko sa inyo, ka-network, no, wag na lang tayo mag-cellphone habang nagdadrive. So, seed pa na yun, yung mga panda. Nakalagay naman dun sa may article na gumilid na lang kayo pag isi-set nyo yung mga mapa nyo. Wag lang yung mag-video call. Yung nakita nyo naman, di ba, sa video call. O kaya mag-chat kayo sa Facebook. So, siguro hindi naman na yun sa courier na yun kung mag-chat kayo sa Facebook, di ba, sa Messenger. So, yun lang, ka-network, no. Pwede kayo mag-map. Pwede. Walang nagbabawal sa atin na mag-map. Magtingin ng mapa. Huwag lang kayo mag-chat, mag-text, manonood ng video, o hawakan yung cellphone nyo. Please lang. Gumilid na lang tayo kapag gagawin natin yun. So, yun lang, ka-network, no. Please, share na lang din para mas marami ang maging aware na merong ADA, Anti-Distracted Driving App. Plus, pa-share naman, mga ka-network, para marami ang makakaalam at marami tayong maliligtas kasi titino ang ating community. So, maraming salamat sa pag-follow, pag-heart. Kung sa Facebook nyo ito napapanood, maraming salamat sa pag-follow, tsaka pag-like. Kung sa TikTok naman, maraming salamat sa pag-heart at saka sa pag-follow. Kung sa YouTube naman, maraming salamat sa pag-subscribe at pag-like. So maraming salamat, mga network. Hanggang dito na lang. Hi! Peace out! Bye, sir, down!